Ayon dito sa balita, ang bagong kuhang big nga ng Lakers na si Christian Wood ay maglalaro raw ng quote-unquote considerable role kasama si Anthony Davis na yung paparating na season. Kaya susubukan nating i-visualize yan at tignan sa kanilang dating mga laro kung paano yung pairing na ito. Simulan muna natin sa 2019 to 2020 season kung saan nag-champion ng Lakers. Kita natin na ang katandem pa ni AD rito ay itong si Dwight Howard at inilalaro niya ang natural niya na position bilang power forward. So Dwight being Dwight, siya ang laman talaga ng loob. Napabalita mga idol na gusto raw talaga ni AD na bumalik sa pagiging 4 kaysa siya ang magiging sentro. And I think na kung gustong bumalik ni AD sa pagiging power forward nga, ay mas ihasa pa niya dapat ang outside shooting niya. Last season ay nag-average lang siya ng 25.7% mula sa 3. Pero ayos lang yon. Siya naman most of the time ang sentro ng Lakers at madalas na sa loob lang talaga siya. And dito nga kung saan non-shooting big ang kasama niya, di na natin imi-mention ang mga porsyento ni Howard, talagang magiging masikip ang kanilang opensa. Buti na lang at si Wood na nga po ang kapares ni AD ngayon at masasabi mong at minimum ay isang average shooter to from the outside. Pero mamaya na muna yan. At sa mga susunod na clips ay yung dilemma nga nung big man na walang shooting kasama si AD ang ating pag-uusapan. Kung at least maging league average lang din sana ang shooting ni AD sa 3, which is nasa 35%, ay magiging malaking tulong yan sa Lakers at mas magiging deadly ang kanilang atake. Ang kapares na muli ni AD rito ay itong si Magi. And kita natin na dahil hindi rin naman natira si Magi sa labas, kasama niyang andyan sa loob tong big man din ng kalaban. Si Myers Leonard noong mga panahon na yan. Kaya sa pick play ni AD at LeBron, noong ginawa na nila yung play ay kayang-kayang abangan ni Leonard ang pasa pupunta kay AD dyan dahil malapit nga lang siya sa loob. Pero buti pinili niyang hindi iwanan si Magi. Dito rin ganyan ang dilema na dahil may big nga na hindi shooter sa loob na kasama ni AD, may threat talaga na matcha-challenge yung tira niya kapag ganyan. Buti nga at hindi siya sinasabayan. Dito nga ay lumayo na ang tumatao kay AD na si Siakam at tumatapat na doon kay Bradley. Pero may nag-rotate na another big man kay AD dahil again, non-shooter ang kasama niyang big. Imbis na nasa labas siya at maging threat, andyan siya lurking sa loob at hindi niya nasa-stretch ang floor. Naging problema rin yan itong nakaraang season lalo pag andyan si Vando at siya ang 4. 24.1% lang siya sa 3 noong playoffs at kahit na elite ang depensang ipinapakita niya kontra sa best players ang kalaban, dito talaga sa shooting ang struggle ni Vanderbilt. Sumisikip ang loob at handang-handa na pong tapalin ni JJJ yan kung sakali man na ibabaon pa sa loob ni AD. Buti nga at alam din ni AD yan kaya nag-fader na lang siya. As opposed if stretch big man nga po ang kasama ni Davis sa katulad ni Christian Wood. Dito si Kuzma ang kasama niya, na okay score naman ngayon pero noong nasa Lakers siya ay kinukulangan siya ng consistency. Ang tumatao kay Kuz ay si Paul Millsap na supposedly ay katuwang ni Jokic na protektahan ang loob. Pero yun nga, stretch big ang tinatao niya at nahila talaga siya papalabas. Kaya noong nalampasan na ni AD itong main man niya, wala nang bigs na poprotekta sa loob. Yan din talaga yung halaga ng isang stretch big man and in theory, ganyan ang pinakamalaking benepisyo talaga ni Wood para kay AD. Kunwari si Wood nga tong si Kuzma at mahirap talagang iwanan yan kung last season ay tumira ka ng 37.6% mula sa labas na above average sa NBA level. Muli, si Kuzma ang katuwang ni AD sa frontcourt and notice nyo itong si Chris Boucher na tinatao si Kuzma. Hirap siya dyan na mag-decide kung sino ang tatauhin niya dahil may rolling na AD nga pero mahirap naman iwanan si Kuzma. Ang main man kasi ni AD ay napatutok muli doon sa ball handler. Just so you know, 31.6% lang ang in-average ni Kuzma mula sa 3 noong 2019 to 2020 season. What more kung si Wood nga ang kasama ni AD dyan na above average shooter from the outside in the last 4 seasons.
Imagine niyo po na itong si Gabriel, si Christian Wood at syempre, kailangan nga siyang tauhin ni KP. Pero nag-decide si KP na hindi. Poprotektahan ko ang paint at tatapalin ko itong si AD. E di libre na si Wood, which is again, mahirap ngang iwanan. At kita natin yung stretch big quality ni Wood last season para sa Dallas. Tao siya ni Siakam at kahit andyan sa vicinity itong si Siakam, never siyang nag-fully commit kay Powell dahil may iwan nga niya itong si Christian Wood. Dito si Taurean Prince naman ang tumatao kay Wood na ngayon ay magiging kampi niya sa Lakers. At ganun din, naging non-factor sa rim protection itong si Prince dahil kailangan hindi niya iiwanan si Wood sa labas. Kaya nag-open up na naman to kay Powell. Para sa akin, ang pinaka magiging ambag talaga ni Wood dito sa Lakers ay yung mga minuto na wala si Anthony Davis. Dito kasi ay mas magkakaroon siya ng kalayaan sa opensa at pwede siyang maging main option para sa Lakers. Maaring pag umupo si AD niyan or syempre, wag naman sana kung sakali man na ma-injury nga po si AD. Sobrang laking insurance policy nga ni Wood para sa Lakers once mangyari nga yung ganong klaseng bagay. Although may other concerns pa rin naman tayo sa kanya tulad ng depensa at attitude niya. Pero offensively sa tingin ko ay walang magiging problema gaano si Wood kung paano siya mag-fit sa Lakers. Stretch big man siya eh, tirador siya mula sa labas at tila wala pang ganitong klaseng big na kasing kalibre ni Wood ang Lakers noong Anthony Davis era. So Mark Gasol dati, stretch big din pero unathletic at slow-footed. So very interesting nga ang paparating na season na ito para sa Lakers at punong-punong sila ng mga versatile players sa buong roster nila. Sa tingin nyo ba mga idol, paano kaya maapektuhan ni Wood tong si AD para sa Lakers? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.